Ini mo po mga kasama ni Paolo Rodrigo Duterte ang susunod na administrasyon na pag-aralan ang posibilidad ng paggamit ng nuclear energy sa bansa. Ito sa gitna ng patuloy na pagtaas nga ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil po sa kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa Talk to the People kagabi, sinabi ng Pangulo na makabubuti po para sa gobyerno lumipat na sa paggamit ng nuclear energy para makatipid. Binanggit din ng Pangulo ang pinatayo noon na bataan nuclear power plant dyan sa ilalim ng panunungkulan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. We are not yet dito sa nuclear level, but I hope that the next administration would at least explore now the possibility of to nuclear. Total ang nag-umpisa naman nito kasi Marcos noon. Magawa siya ng nuclear plant, but you know, oil is not infinite. May katapusan yan. Someday it will dry up. Naniniwala ang policy think tank na ang proposed stimulus program na tinawag na Bangon Bayan Muli o BBM Bill ay hindi sapat para tugunan ang epekto ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Siza Zazara, Executive Director ng Institute for Leadership, Empowerment and Democracy, na ang planong 8 billion stimulus package ay hindi sapat para matulungan ang ekonomiya na apektado ng pandemya. Binigyan din ito na noong nakaraang taon, ang panukalang pondo ng People's Budget Coalition ay nasa mahigit 1 trillion pesos para tugunan ang pangangailangan noong pandemya. Dagdag nito, nanawagan rin ang labor group para sa 100 billion subsidy loan para sa micro, small at medium enterprises. Sa gitna nito, kinestiyon ni Cesara kung bakit ang tinawag na BBM bill ay kulang ng mga detalye. Ilan sa mga napansin niya dito ay walang nakasaad kung anong sektor ang prioridad at kung magkano ang aabuting kabuang pondo na ilalaan. Bagaman hindi pa buo ang lineup ng mga magiging bagong gabinete ni Presumptive President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang personal na pagharap sa media kahapon, sinabi nito na ngayon pa lamang ay inaayos na nila ang mga bagong polisiya sa bawat ahensya ng pamahalaan, kabilang narito ang bagong tatag na Department of Migrant Workers. Ayon sa Presumptive President, nais niya na maging maayos ang mga polisiya upang mas mabilis na maisakatuparan ang trabaho na dapat gampanan ng mga bagong opisyal ng gobyerno. Sinabi naman ni BBM na sa mga susunod na araw ay ilalabas na nito ang kanyang itatalaga na magiging economic manager na aniya ay may malaking parte sa pagbango ng ekonomiya ng bansa sa epekto ng COVID-19 pandemic. Samantala, nag-courtesy call kahapon kay Marcos Jr. ang mga ambassador mula sa Japan, South Korea, India at Amerika. Kabilang sa mga napag-usapan ng future project ng Japan at Pilipinas habang pagpapalakas ng IT at digital communication naman ang naging talakayan kasama ng South Korea. Habang ang India, nais naman palakasin ang mga programa sa agrikultura, produksyon ng mga gamot at microfinancing. Extension naman ng Visiting Forces Agreement at mga bagong teknolohiya naman ang napag-usapan kasama ang opisyal ng Estados Unidos. Ilang araw bago ang ganap na proklamasyon ng mga nanalong presidente at vice-presidente, inihayag ni Marcos Jr. na ilang foreign leaders na ang nagpaabot sa kanya ng pagbati at kahandaan para maipaigting pa ang ugnayan ng Pilipinas sa kani-kanilang bansa. Nangako naman ng kooperasyon at magandang pakikipagrelasyon sa ibang mga bansa ang susunod na administrasyon. Ano ba ang significance kung sila mapoproklima? Kung hindi ko sila mapoproklima, ang mahahalal na presidente kung mag-grant yung petition for disqualification ay yung number 2 na kandidato. Obviously, yan po si VP Lenny. Pero kung mapoproklima sila at mag-grant ng disqualification, ang magsasucceed na presidente ay yung vice president na, no? Yan po si Inday Sara. Well, una-una, dun sa last Facebook Live natin, sinabi natin na sa tingin ko, wala na pong saysay ang petition to disqualify Apo Bongbong. Unang-una, na-desisyonan na po yan, hindi lang ng isang beses, kundi dalawang beses ng Commission on Elections. Rinirespeto kasi ng Supreme Court yung mga desisyon ng mga specialized na constitutional bodies, gaya ng COMELEC. Kasi sabi ng Saligang Batas, sila yung merong exclusive original jurisdiction para mag-desisyon sa mga kaso ng disqualification. At dahil dyan sa mandati no yan, walang choice ang Supreme Court kundi bigyan ng napakabigat na halaga yung mga desisyon ng constitutional bodies. Pangalawa, mukhang wala naman diferensya doon sa naging desisyon ng COMELEC embank na on reconsideration ay in-affirm ng commission embank. No, una kasi division, tapos na-uphold ng embank. So ibig sabihin, dumaan na sa dalawang proseso yung desisyon na baliwala yung mga
sinasabing grounds for disqualification laban kay Apo Bongbong. At uulitin natin ang basehan ng disqualification nila, eh na-convict daw siya for yung violating a presidential decree na nagpapataw ng parusa doon sa hindi maghahaid ng kanilang income tax returns. Ang issue, itong conviction ba ito, it is this one that involves moral turpitude, dahil kung ito ay may moral turpitude, hindi talaga dapat siya pinayagan tumakbo at walang bisa yung kanyang paghahain ng disqualification. Pero ang naging decision po ng COMELEC, pareho ng division ng INBAC, eh dahil ang parusa na pinapataw lamang sa krimineto ay fine, eh walang pagkakaiba po yan sa jaywalking or sa littering, hindi po siya involving any moral turpitude. Moral turpitude sa Tagalog, eh yung talagang napakabigat na krimen na nakaka-apekto dun sa kanyang pagkatao na talagang hindi siya pagkakatiwalaan, no? So anyway, yan po yung naging desisyon ng COMELEC, Division at INBAC, at sa tingin ko po, hindi na mababago yan. Pero ngayon po, dumaraan sa proseso ng apila yung desisyon ng COMELEC. At doon sa desisyon ng, from the decision of the COMELEC, nung hinain nilang petisyon nila sa Korte Suprema, humingi nga sila ng tinatawag na ancillary remedy na temporary restraining order. Ang issue, magagrant ba itong temporary restraining order na ito? Dahil kung hindi po, walang kaduda-duda na mapoproklama na ang mga mananalo sa posisyon ng presidente at vicepresidente. At inaasahan na, isang linggo lang yan kasi ang ika-canvas lang naman ng mga resulta ng Kongreso ay yung para sa presidente at vicepresidente. Dahil ang COMELEC naman, ang Board of Canvassers para sa mga kandidato ng Senado at ng mga party lists. So, ang tingin ko po, walang TRO na mai-issue ang Korte Suprema. Unang-una, ano ba yung requirement ng TRO? Unang-unang pinaka-importanting requirement dyan, yung mga petitioners, ay merong irreparable injury, danyos na irreparable na hindi na mapipigil ang mangyayari kung hindi ititigil yung proseso ng canvassing. Eh ang tanong, paano na magkakaroon ng irreparable injury mga petitioners, eh hindi naman sila kandidato para presidente or vice-presidente. Ang tanging tao na meron lang irreparable injury kapag naproklama si Apo Bongbong at si Inday Sara ay yung mga tumakbo para sa posisyon ng presidente at vice-president. Pero hindi palibasa tumakbo ka, meron ka ng irreparable injury. Kasi hindi mo pa rin mabubura na meron ng resulta. At least yung resulta from the COMELEC transparency server na naging provision naman ng batas nung tayo nag-automate para nga masigurado na alam na ng taong resulta at maging basehan kung magkakaroon nga ba ng pagkakaibang resulta doon sa official canvassing at doon sa unofficial stamp canvassing na nangyayari. Siguro ko ang diferensya ay maliit lamang kung pwede yung talunan ng kandidato can claim an irreparable injury. Pero ang pagkakaiba ng boto rito eh halos 60% ng boto napunta kay Apo Bongbong at kay Inday Sara at walang malapit na kandidato na nakakuha ng boto na malapit sa kanila, no? From 31 million sa presidente, 14 million na yung susunod at doon naman sa vice-presidente, mas malaki pa yung agwat, 9 million yung pinakamalapit na nakakuha ng boto, 9 million as against 31 million, 14 million as against 31 million. So sa tingin ko, bukod dun sa hindi kandidato mga nag-file ng petition, maski pa sila ay nagre-represent ang mga kandidato, walang kandidato na makapagsasabi na irreparable injury kasi nga ang layo ng resulta. Now, kapag hindi mo mapakita yung irreparable injury, wala kang DRO. Kasi nga, hindi naman as a matter of right yan. That's a matter of kung mako-convince mo yung hukuma na merong irreparable injury na mangyayari. Ngayon, nung pagsampa ng petition, eh re-require na sumagot yung mga respondents. Kasama na dyan si Apo Bongbong at si Inday Sara. Anong ibig sabihin nito? Well, dahil wala ngang TRO na na-issue, napag-aralan na yan initially kung sino man yung in charge na justice para sa kasong ito at nagkaroon ng desisyon na walang irreparable injury. Dahil kung meron, dapat sa simula't sa simula pa lamang nag-issue na ng TRO. So chances are, bagamat matatagalan bago makasagot ang mga respondents at by that time, eh baka naproklema na sa, sila sa ng Kongreso, eh wala na talagang pag-asa yung pagpigil ng proseso ng canvassing at yung pagpapaproklama. Siguro kung makakakuha sila ng TRO, proklamado na yung dalawa at
hindi na proper para sa TRO yan. Kasi pag-proclaim na nga, at miski pa manalo yan, ang magiging interested party lamang ay yung vice president, no? Kapag na-disqualify yung presidente. Pero ang isa pang dapat nating tignan ay yung lingwahe ng saligang batas. Alam mo, bagong provision nito na Kongreso ngayon ang umaakto bilang Board of Canvassers. Dati, lahat ng posisyon sa 35 Constitution, lahat ng posisyon, kumalik lamang ang tumatayong Board of Canvassers. Eh bakit ba ginawa na Kongreso? Eh syempre, yung mga karanasan ng nakalipas, naalala nyo dati na nagkaroon ng snap election at nagkaroon ng dayaan, no? So ngayon, para maiwasan ang dayaan, pagdating sa canvassing, Kongreso na mismo ang magka-canvass. Ang salitang ginamit ng saligang batas is Congress shall act as Board of Canvassers and shall proclaim. Shall. So ibig sabihin niyan, mandatory. No ifs, no buts. Kinakailangan gawin yan ng Kongreso. Actually, lahat naman ng Board of Canvassers, yung COMELEC pagdating sa Senado at party list, ay duty-bound to proclaim. Bakit? Ang canvassing, bilangan lang yan. Lahat ng aligasyon ng pandaraya, kung meron man, ay dapat ilabas yan dun sa protest. So sa posisyon ng Senado, ang lahat ng protesta pupunta sa Senate Electoral Tribunal. Sa Kamara, pupunta sa House Electoral Tribunal. Yung mga local positions, yan ang magiging, gaya ng governors, eh yan ay magiging desisyon ng COMELEC. Pero yung mga mababawang posisyon nga, may mga posisyon na RTC ang magdedesisyon sa mga protesta. Pero yun yung pagkakaiba ng protesta at canvassing. Ang canvassing, binangan labang. Ang protesta, kung merong pandaraya na pupwedeng maging dahilan para mabago ang resulta ng eleksyon. Eh walang ganyan po sa canvassing sa Kongreso. So bilang lang yan. Pagkatapos magbilang, proklamasyon, mandatory. Bakit? Kasi meron pong policy issue dyan. Yung policy issue, hindi po pwedeng walang mapoproklamang opisyalis. Dahil kapag walang naproklamang opisyalis, magkakaroon ng vacuum doon sa pinakamataas na posisyon ng gobyerno. Well, of course, meron naman tayong chain of succession. Kung walang presidente, vice president, po pwedeng Senate president. Kung walang Senate president, po pwedeng House Speaker. Pero ang problema, hanggang 30 lang ng Hunyo ang Senate President at ang Speaker of the House. Dahil mag-i-elect pa lang sila ng kanilang mga opisyalis doon sa araw ng SONA, third week of July. No? So meanwhile, wala ring Senate President, wala ring Speaker of the House kung wala magiging Presidente at Vice President. In which case, yung Chief Justice ang tatayong acting President, pero ayaw yun ng ating saligang batas dahil ang Chief Justice, gaya ng mga ibang mahistrado ng Korte Suprema, ay wala naman pong mandato galing sa taong bayan. So, to summarize, pwede bang mag-issue ng TRO? Well, kung may mapapatunayang irreparable injury ang mga petitioners kapag nagtuloy ang canvassing at proklamasyon. Meron mang ganyang irreparable injury? Wala. Unang-una po yan. Walang irreparable injury. Pangalawa, wala rin silang interes sa kaso. Kasi hindi naman sila ang tumakbo bilang presidente or vice-presidente. At miski sila pa yung mga kandidato, walang irreparable injury dahil napakalayo ng winning margin. Pangatlo, hindi talaga po pwede na mapigil ang canvassing dahil yan ay constitutional duty ng Kongreso at ang nakalaad po sa lingwahe ng ating saligang batas is they shall canvass and they shall proclaim no matter what kinakailangan mangyari yan. At pang-apat, kung gusto nilang sabihin na mayroong mga pandaraya at mayroong pa rin issue sa kwalifikasyon na isang nahalal na opisyalis, dalhin nila yan sa Presidential Election Tribunal at yan po ay sa Korte Suprema. Dahil ang Korte Suprema ang Electoral Tribunal para sa posisyon ng Presidente at ng Vice-Presidente. At alam naman po yan ni VP Lenny kasi dyan nagpunta si Apo Bongbong nung siya nagprotesta ng resulta ng eleksyon para Vice-President. So, inaasahan po natin na sana nakapagbigay linaw tayo sa issue nitong TRO. Sa madaling salita, sa lahat ng mga bumoto kay Apo Bongbong at kay Inday Sara, huwag po kayong maabala dahil bagamat humihingi sila ng TRO sa Korte Suprema, ang tingin ko po bilang isang dating law professor, isang abogado, ay hindi po yan mapagbibigyan dahil sa mga dahilan na sinabi ko. Walang irreparable injury, walang standing to sue, constitutional duty ng Kongreso ang canvassing,
And ultimately, yung sinasabi natin, political question yan, na dapat kung ang issue ay yung kwalifikasyon, matapos na maproklima, dadali na po yan sa Presidential Election Tribunal, sa Supreme Court. Pero gaya na ating sinabi, tapos na po ang halalan. Walang kahit sino man ang mag-isa, pwede mag-isang tabi ng desisyon ng taong bayan, 31 million ang bumoto para sa Presidente kay Apo Bongbong, 31 million din ang bumoto para kay Inday Sara. Yung pinapaliwanag dyan ni BBM, ang sinasabi niya, hindi siya pinapansin ng mga traditional media. Tapos binabanat-banatan siya ng Rappler. Kaya naisip niya, ito po ang sinabi ni BBM, mag-hire ng libu-libong troll army. Okay, tapos ikakat na yun. Sasabihin po ng mga ano, kita nyo na? Umami na mismo si Bongbong na nag-hire siya ng troll army. Tapos kayong nagsabi na walang troll army, umami na nga. Nagtawanan po yung tao. Kung itutuloy po ninyo, pinakilala niya po yung sinasabi niyang libu-libong troll army. No? Tatlong katao, yan po ang aking troll army. Ikaw po ay sumasabak sa eleksyon. No? Sumasabak ka sa eleksyon na pangalawang pampangulo. Ibig sabihin, na-realize po ni Bongbong na wala po siyang kakainin kung aasa siya sa tinatawag nating traditional media. Ayaw po siyang i-cover. Kaya ang tanging paraan niya ay nag-hire po siya ng tatlong tao. Siyempre, pag mga oldies ng katulad natin, hindi na po kaya yan, tsaka very busy siya eh. Sila po yung mamahala ngayon para magkaroon naman siya ng say. Meron po siyang magkakaroon po siya ng sa social media, no? Siguro gagawa sila ng mga video, etc. Okay. Mahirap po bang ispilingin na hindi po umamin si Bongbong Marcos na meron siyang libu-libong troll army? Actually, pinagtatawanan niya, no? Yung misconception na siya ay mayroong libu-libong troll army. Tatlo lang nga po yung sinasabi niyang troll army. Pati po yung paggamit ng salitang troll army, sarcastic po yun. Hindi po matatawag na army kung tatlo lang. Tatlong katao lang. Sila lang yung namamahala sa kanyang social media. Sa kanyang social media exposure, etc. Yan po yung sinasabi natin na hanggang ngayon, no, para po patunayan nila na laganap kaya sila natalo ay disinformation, misinformation, no? Ganun po yun eh. Kasi mahirap pong umamin. Bakit? Sinasabi nga natin, ang dali lang umamin. Lahat na ng kandidato nag-concede na eh. Bakit hindi po maamin? Pag meron pang balak tumakbo, hindi ka po aamin na natalo ka. Kasi kung umamin ka na natalo ka, halimbawa lang to, ha? Hindi ko sinasabi magkakatotoo. Halimbawa, pumabor sa gusto ni Te. Si Atty. Te yung naghain po ng petisyon para mag-TRO. Naghain po ng petisyon para at the same time mag-TRO sa bilangan, canvas ng boto, at the same time i-disqualify si BBM. Di ba? Halimbawa, nag-concede si Lenny Robredo. Nakakaano naman po, no? Nag-concede ka, tapos pag dineclare ka halimbawa ng Supreme Court na ikaw yung upong presidente, nakakahiya naman sa parte mo. Ibig sabihin, umaasa pa rin yung kampo ni Lenny na baka siya mapaupo dahil dyan sa mga technicalities. Eh, alam na po natin ang sagot dyan, hindi po tayo papayag. 31 million Pilipinos, 31 million strong, no? Ay tututol, no? Sa anumang pagbali ng ating karapatan sa pagboto, sa anumang disenfranchise sa ating mga boto, yung hindi pagkilala. Sabi nga, pinaliwanag na po yan ni Drilon, di ba? Si Drilon ay kakampi ninyo, makakamping. Hindi po pwedeng pigilan ng Senado sa kanyang konstitusyonal na trabaho, no?
inuutusan siya ng konstitusyon na mag-gambas. O ano po sabi ngayon ni Mig Subiri? Sisimulan nila bukas, 2 to 3 days, makakapagdeklara na sila ng nanalo. Makakapag-proclaim na sila na nanalong presidente at vice president. Ngayon, sabi naman ni Drilon, pwede naman kung sa tingin nyo nadaya kayo. Doon po kayo, yan po yung proper time. Hindi nyo po pwedeng awatin ang Kongreso, ang Senado at ang House of Representatives sa kanilang constitutionally mandate na trabaho.